Gross Grain Etiqueta for Clothing Brand. Napakaganda. Disclaimer, kaibigan. Ang video tutorial na ito ay base lamang sa personal kong kaalaman at karanasan. Ngunit hindi po ako eksperto sa larangan na ito. Hangad ko lang po ay makabahagi ng aral sa iba. Hi! Kumusta mga kaibigan? Welcome back po sa channel natin. Nung Guryo po nagbabalik. Hoping na again, sana'y nasa maayos ka na karusugan at maganda yung araw mo. Ngayong araw po ay ituturo natin kung paano gumawa ng etiketa for clothing brands. No, yung personalized etiketa using sublimation process. No, so may mga marami na akong nakita nito sa YouTube. But yung part ko, i-share ko kung paano siya gawin na walang sablay, maganda yung resulta, tsaka kaya-ayang tingnan, dagdag angas din sa clothing natin. Anyway, bakit nga ba mahalaga yung etiketa? Para sa akin, actually, nag-boost siya ng identity sa brand natin para mukhang legit talaga. Kaso nga lang, kung nag-uumpisa ka pa lang sa clothing brand mo ngayon, medyo mahirapan ka kasi yung ibang company, tinatanggap nila kapag maramihan yung order. So, yung ganitong proseso, maganda para sa inyo. No? So, makakatipid ka, tsaka yung desired na output ang gusto mong makuha talaga. Okay? So, proceed tayo. Nga pala, sa mga bago pa lang po sa channel natin, pasuyo na lang. Huwag ka nang mahiya, huwag ka nang magkatumili pa. I-hit mo na yung subscribe button, tsaka idamay mo na yung notification bell para ma-notify ka sa mga upcoming uploads natin at makagawa pa tayo ng mga maraming video para matulungan yung mga kapwa natin ka-printing dyan. Okay? So, una-una, yung materialis natin is yun nga. Itong sublimation process sa mga etiketa is, as I've said kanina, maraming gumagawa nito na iba't ibang materialis yung ginagamit. Yung mga satin na ribbon, yung hot melt, may hot melt din. Tsaka yung ito, kung sa akin yung ipapakita ko ngayon is yung gross grain ribbon naman. No? So para sa akin, maganda yung resulta nito. Tsaka parang woven etiketa yung output niya kasi may mga grano siya eh. Hindi ko makikita ba siya sa camera. So may mga grano siya. Maganda talaga yung output niya. No? So again, ito yung unang materialis natin. I think nasa 1.5 ang lapad niya. Maganda ito para sa may parting ibaba ng ating mga t-shirts dito. Yung sa dito na etiketa. May isa rin ako dito na ang size is 1 inch. 1 inch lang yung para sa braso yung para dito. Okay, so 1 inch na gross grain ribbon. Okay, so of course, need natin yung sublimation na printer tsaka yung design natin, yung paper, of course, sublimation paper. And punta tayo sa layout process at printing process kung paano ko ginagawa yung proseso para sa ganito na sublimation process. Okay, so tara, witness natin. Let's get it on. So tara, puntahan natin yung design natin. So check natin sa Photoshop. May nakahandaan na akong layout dito. So ito, yung etiketa na gagawin natin is para sa yung sa may bandang braso. So yung 1 inch na gross grain ribbon. Okay, so unang gagawin natin is yung size dito. No, so as I've said, yung size ng ribbon natin is 1 inch. No? So yung gagawin mo, palagpasan mo ng kaunti yung size, yung printing size natin. No? So itong akin is, ang ginawa ko nasa 1.1 inch. So may pasobra siyang kaunti para hindi makikita yung white portion, purely yung design yung lalabas mo. No? So yung size nito is 1.1 inch by 2. So hanggang dito. So yung ginawa ko, hinati ko siya, tsaka nilagay ko yung
yung pangilalim na text niya. So nakita nyo dito, nakabaliktad siya, naka-rotate siya ng 180 degrees para pag flip ko nito, pag in-apply na sa damit, nakaharap na siya. Okay, so yung pinakaunang advice ko sa paggawa ng layout nito, pag purely black colored yung background mo kagaya nito, pure black, suggest yung pinaka importante is huwag mong kapalan yung design mo kagaya nito. Huwag mong kapalan, hindi masyadong makapal para iwas basag yung ink pagdating sa sublimation process, lalong-lalo na pag may text yung design mo kagaya nito. Oops. Kagaya nito. No, so huwag mong i-bold masyado kung hangga't maaari. Yung standard lang, normal lang na font style niya para hindi magsabog yung ink niya sa paligid ng mga text. Okay? So pag plain white naman yung background mo, reverse. No? So pag plain white, mas maigi pag kapalan mo yung mga stroke mo, no? Kapalan mo yung stroke mo. At saka yung text mo medyo kapalan mo na para mas makita siya. No? So sa case na to, yung design ko is yung gamit ko na background is black. So hindi ganong makapal yung mga stroke ko, lalong-lalo na yung mga text. Okay? So iwas sabog sa ink. Okay, so nilagay ko na siya yung design ko sa A4 size na papel natin. Make sure na may gap ka para sa tape dito. Pusin tayo sa printing. Ayan, yung printer ko pala is Epson L120. Print settings. A4 of course. Tapos agad muna sa quality. Then, of course, sa sublimation process, wag na wag mong kakalimutan. Mirror image talaga. Ayan. So, okay mo lang. Then, wala. Print ko na. Ito na yung na-print natin kanina na sublimation. Tapos nilagay ko na rin yung cross screen ribbon natin sa ganitong order. Okay, make sure na yung design mo is hindi lagpas dun sa cross screen ribbon mo para purely hindi mo makikita yung white na portion. Okay? Sa heat press naman natin, ito yung pinaka-importante, tandaan natin. Bago mo sa isa lang sa press, wag mong kakalimutan na i-big press mo muna. No? So marami na akong nakita na video sa YouTube, but yung iba hindi nila tinuro. No? So i-share ko sa inyo, i-big press mo muna yung ribbon, cross screen ribbon, para walang bakta tsaka nakaunat na yung grain niya, yung grano niya, para clean na siya paglapat ng design natin. Okay, so pre-press mo kahit 20 seconds lang. No? 20 seconds lang, tapos yung temperature natin is agad mo sa 220. And then yung time natin for final press is around 65 seconds. So 220 by 65 seconds. Tapos yung pre-press mo is around 20, kahit 20 lang, 20 seconds. No? So ayan, nabot na yung temperature na pwede na nating bigwasan. Lagyan mo na lang ng coupon pan yung pan mo para iwas sa ink migration niya dun mula sa ating na-print na sublimation. Okay? Me too! A few moments later. Ayun! Let's see kung anong resulta. So ito na.
lamig, kinuha ko na agad. At ito na yung finished product natin, no? So, napakaganda, napakaangas. Litaw na litaw yung print. Okay? So, yung mga pasobra, cut mo na lang. Cut mo na lang, tsaka yung mga himulmul niya, padaanan mo ng soldering iron para matanggal at saka maputol ng maayos. Okay? So, napakaganda. Bagay na bagay sa mga nagsisimula pa lamang sa mga clothing brand dyan. So, pwedeng paunti-unti. So, maliit lang din yung gastos. Tsaga-tsaga lang. So, ayun. May etiketa na tayo. Same procedure para doon sa may baba na portion. Yung ito is para dito sa braso ito eh. So, ayan. Gross grain etiqueta for clothing brand. Napakaganda. So, pag may mga katanungan pa kayo or may suggestion, willing po tayo tumanggap sa mga ganong komento sa may baba. Comment lang and don't forget to like. Hit mo na rin yung subscribe at idamay mo na rin yung notification bell para manonotify ka sa mga upcoming uploads natin at makagawa pa tayo ng mga maraming video. Okay? So, again, maraming salamat sa panonood at suporta. This is Nomgoryo. Bye-bye! Whoa.